Hello everyone! Nandito na naman kami mga D! Magsisharing kami for this day! So, kumusta na kayo dyan? Kami! Oh, mabuti daw kami, sabi ni Lola. We are okay! So, nakihello kami! Hello na po tayo sa kanila! Hello! Hello! Lolo! Kumusta na kayo? So, mag-i-start na po kami. Ang topic namin for this day ay My Sheep, Hear My Voice, and They Follow Me. Ngayon, tinanong ko sa kanila kung ano nga pa yung sheep. Ano nga pa yung sheep, Lolo? This is Jesus! Sheep and Jesus! Ang sheep ay kami, tupa. Ang shepherd ay si... Jesus. O, tama. Nalito si Lolo. Ang shepherd, siya yung nagtuturo. Nagpapastol. Tama po, Lolo? O, nagpapastol. Amen. Sabi ko sa kanila, ang shepherd, kung wala ang shepherd, anong pwedeng mangyari sa mga tupa? Lolo, anong pwedeng mangyari sa tupa kung walang nakaalaga? Tama, papayat. Siyempre, papayat at mamamatay. Tama, si Lola. Magkakasakit, siyempre. Kasi walang nakaalaga eh. Danay. Magugutom at lalayo sila. Maghanap sila ng pagkain nila. Oo, magwawatak sila. Lalayo, ibig sabihin, magkakaroon ng... Yung buhay nila ay makikin miserable kasi walang nakaalaga. So, ibig sabihin, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Tinanong ko sa kanila kung ano nga pa yung kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Ano nga ba? Anong kalooban ng Diyos sa atin? Ano yung gusto ni Lord para sa atin? Maging obedient. Ano pa, Lola? Happiness. Happiness. English? Si Lolo. Si Lolo. Mapagmahal. Mapagmahal. So, meron po akong tanong dito na ano pa yung pinagpo-pray natin? Sa mga pinagpo-pray pa natin, may mga sinasabi si Lord sa atin. Siyempre, lahat tayo nagpo-pray. Tama po, Lolo, Lola, Nanay. May mga kahilingan tayo kay Lord. Pero one thing na pinaparimay sa atin ng Diyos, bago niya ibibigay ang ating mga kahilingan, ano ang kailangan makita ni Lord sa atin? Yes, maging obedient. May halimbawa kami si Abraham. Di ba si Abraham, inutusan siya ni Lord. Sabi ni Abraham, ang kahilingan niya magkaroon ng sariling anak. Pero, sabi ni Lord, sige, sumunod ka muna sa akin. Ibig sabihin, pinaparimay sa amin ni Lord na kailangan matuto munang sumunod para bago niya ibibigay ang ating kahilingan. Sabi sa Luke chapter 16, verse 10, na kung pinagkakatiwalaan ka sa maliit, mas lalo kang pagkakatiwalaan sa malaki. Tayo, pinaparimay sa atin na matuto tayong makinig, matuto tayong sumunod. Be obedient at all times, immediately, not later. So, we are so much blessed for this day. So, magbababay na kami. Bye-bye! Na-bless po kami. So, good night everyone. See you again. Bye-bye. Bye-bye.